sikat, mayaman, maimpluwensya, at kung tawagin ay the King of the North. Ganyan kung ilalarawan si kasalukuyang Narbacan Ilocos Sur Mayor Luis Chavit Singson. Maliban sa pagiging lingkod bayan, ay isa rin mahusay na negosyante ang alkalde. Sa katunayan, siya ang chairman ng LCS Group of Companies, nakilala rin bilang LCS Holdings Incorporated, na may iba't ibang venture sa aviation, energy and mining, finance, telecommunication at events. Isa rin nga sa negosyong pag-aari ni Mayor Singson ay ang bus company na Partas Transportation Corporation Incorporated, na kung saan may mga rutang Maynila papuntang Hilagang Luzon, vice versa. Ang Partas din ay may operasyon sa Baguio, Abra, at maging sa ilang bahagi ng Mindoro at Bicol Region. Sa bidyong ito, ating pagkwentuhan kung paano nga ba nagsimula ang Partas, saan nga ba nakuha ang pangalan ng kumpanya, at ang ilang mga rutang sineserbisyohan ng operasyon nito. Pero syempre, kung bago ka pa lamang sa akin channel, ay huwag mo munang kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para lagi updated ka sa mga i-upload kong video. Sa channel na ito, gumagawa ako ng mga video na nagbabahagi ng mga kwento at impormasyon patungkol sa iba't ibang bagay na bahagi na ng ating buhay. Unang umarangkada ang mga bus ng Partas noong July 25, 1989. Ito ang mga panahong pinaghaharian ng magkaribal na Philippine Rabbit at Fariñas Transit ang mga ruta sa iba't ibang lalawigan sa norte. Kahit pa masasabing baguhan pa lamang ang Partas sa kompetisyon, umakit na kaagad ito ng mananakay dahil sa magaganda nitong mga bus unit na pinatatakbo ng Nissan Diesel at Man Engine. Nakilala ang bus ng Partas sa pinagsamang asul at puti nitong kulay na may karakter na roadrunner sa bawat unit nito. Nakuha ang pangalan ng Partas sa pinagbaligtad na ancient Persian language na satrap na nangangahulugang governor. Dahil sa ang may-ari nito na si Mayor Chavit Singson ay matagal na nagsilbing gobernador sa probinsya ng Ilocos Sur. Alam nyo ba mga katanong na ang tawag sa isang salita kapag binabasa ng paurong at nagiging ibang salita ay simordnilap? Ang simordnilap ay binaligtad na salitang palindromes. Ito ang ginawa sa salitang satrap kaya nabuo ang pangalan ng kumpanya na Partas. Palindromes naman ang tawag sa mga salita o kaya naman ay numero na kung babasahin ng paatras o pasulong ay may magkatulad pa rin ng pagkakabasa. Karagdagan din mga katanong, ang salitang Partas ay katunog ng salitang Ilocano na Pardas na tumutukoy naman sa bilis o sa pagiging mabilis. Kapansin-pansin sa bawat bus unit ng Partas ang logo ng roadrunner na maaaring nakatayo o kaya naman ay tumatakbo. Ito ang isa sa nagsisilbing pagkakakilanlan ng bawat bus ng kumpanya. May mga pagkakataong nagkakaiba-iba ng disenyo ang bawat unit. Ngunit, makikilala ang bus ng kumpanya sa pinagsamang asul at puti nitong kulay. Kasama na ang karakter na roadrunner sa bawat unit nito. Ipinagmamalaki rin ng Partas na isa ito sa mga kumpanya ng bus na bumabiyahe pa Hilaga na kung saan ay mayroong mga double-decker na bus. Matatagpuan ang mga pangunahing terminal ng kumpanya sa Bigan, Lawag, Candon, Baguio, Bangued, La Union, San Fernando at noon taong 2014 ay nagkaroon na rin ito sa Pagudpod sa lalawigan ng Ilocos Norte. Pagdating naman sa Kamaynilaan ay matatagpuan ang main hub ng Partas sa Cubao, Quezon City na nagpapakalat ng mga biyahe sa karamihan ng mga destinasyong panlalawigan nito maliban na lamang sa ruta papuntang Baguio City. Mayroon din itong terminal sa lungsod ng Pasay na kung saan ay dinagdag nito ang ruta patungong Pagudpod.
Ang pinakahuling binuksan terminal nga ng Partas sa Kamaynilaan ay nasa Sampaloc, Maynila, na kung saan ay target nitong maserbisyuhan ang mga negosyante mula sa Divisoria at Binondo dahil ang kumpanya ay mayroon ding Partas cargo. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa 300 bus unit ang pinatatakbo ng Partas sa iba't ibang ruta nito. Ito ay pinaghalong mga locally made buses na likha ng Del Monte Motor Works na kinargahan ng makina mula sa Man at Hino. Gayon din ang mga nabili ng kumpanya na Golden Dragon at Songtong buses na nagmula pa sa bansang China. Ilan nga dito ay ang mga Golden Dragon XML6103, Golden Dragon XML6127, Songtong LCK611H Elegance at Songtong LCK6128 Magnate. Gumagamit ng iba't ibang klase ng bus unit ang Partas depende sa halaga ng pamasahe. Narito ang pagkakasunod-sunod mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Una ay ang First Class Express. Mayroon itong seating capacity na 48. Ito ay fully air-conditioned, may TV at GPS monitored. Ikalawa naman ay ang Deluxe. Kaya nitong magsakay hanggang 45 pasahero. Fully air-conditioned, may TV at GPS monitored din ang unit. Ang sumunod ay ang Super Deluxe. Ito ay 28-seater bus na maaring ipahiga ang mga upuan. May mas mahaba rin itong legroom. Fully air-conditioned, may TV, may restroom na pwedeng magamit kung kakailanganin, at GPS monitored din ito. At ang pinakahuli ay ang Luxury Bus. May 26 na seating capacity ang bus na ito. Nag-aalok ng mas komportableng recline seat. Fully air-conditioned, ang bawat upuan ay may tablet na maaari kang maglaro, makinig ng musika, o kaya naman ay manood ng pelikula upang hindi ka mabagot sa biyahe. Mayroon din itong USB port, CCTV camera at restroom. Narito ang ilan sa mga destinasyong siniservisyo ng Partas. Mabalacat, Pampanga, Capas, Tarlac, San Fernando City, La Union, Candon City, Ilocos Sur, Bigan City, Ilocos Sur, Banged, Abra, Lawag City, Ilocos Norte, Pagudpud, Ilocos Norte, Tarlac City, Baguio, Bolinao, Pangasinan, Alaminos, Pangasinan, Tuguegarao, Cagayan, Santiago, Isabela, San Jose Occidental, Mindoro, Batangas City, at Naga, Camarines Sur. Partas Transportation Corporation Incorporated, we take pride in our courteous and safe drivers. Kayo mga katanong, sino sa inyo nakasubok na o kaya naman ay matagal nang tumatangkilik sa serbisyo ng Partas? Comment down at ibahagi ang inyong hindi malilimutang karanasan. Kung nagustuhan ninyo ang video mga katanong, ay huwag kalimutang i-like at i-share. Hanggang sa susunod na video mga katanong, maraming salamat sa panonood. Tandaan natin, kung may tanong, alamin ang sagot upang sa kaalaman ito humantong.